kasyote. Pagdating ay natin ngayon mga kasyote, yung tamang pag-wiring at mabilis na paraan ng pag-troubleshoot ng isang water dispenser dahil i-manual natin mga kasyote. I-sinishare ito ng kasyote para matutunan yung ang ating natutunan. Para sa mga bagong baguhan, kailangan nyo nang matuto ngayon dahil maging technician kayo balang araw pag nagawa nyo ang aking ginagawa natin mga kasyote. Pictorial diagram, compressor, mayroong terminal mga kasyote sa common, patungong overload protector at ang isang terminal ng OLP ilagay natin dito sa plug para sa line 1. Ang dalawang terminal ito kasyote, lagyan natin ng dalawang butas dito sa isang relay at ang isang terminal ilalagay natin dito sa thermostat. At ang isang thermostat, switching o patungong plug. A few moments later. Ito na mga kasyote. Kanina, ito yung mukha ng overload protector mga kasyote. Isasaksak natin ito mga kasyote. Isang terminal din. Sa common po yung mga kasyote. Ang sabi ko kanina, may dalawang butas itong relay mga kasyote. Inalagay natin sa stuffing at running mga kasyote. Hey! What happened? Para na siya kasi ng relay ko mga kasyote. Ah, dahil bigo lang ito mga kasyote. Ito ang tinatawag na thermostat mga kasyote. Ito ang nagkocontrol ng lamig mga kasyote. At pag wala itong tinatawag na sensing valve, mawawala ang bisa ang tinatawag na relay mga kasyote. Dito mga kasyote, sa isang terminal ng relay, lagyan natin itong terminal ng thermostat. Thermostat. At saka ito, ang isa sa switch natin ilalagay ng kasyote. At ang isang wire dito natin ilalagay sa line 1. Patungong plug. Ang bilis mga kasyote. Ito na ang nagawa natin yung water dispenser mga kasyote sa Walmart. Ito ang tamang pag-wiring ng water dispenser pag madali tayo mga kasyote.